There you go. What's up, mga kalods? Like, share, and subscribe! Shoutout ka sa akong mama, Geraldine Salazar, o sa akong papa, Jake Galano, Toroto. What's up, mga kalods? It's another day, it's another episode. Welcome to our YouTube channel. So, meron ako nadaanan dito na isang ornamental fish vendor kung saan tinignan natin napakagandang mga alagang isda. At kung bago ka pa sa ating YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Tara, kausapin natin sila ate. Let's go! Tara natin dito si Chris at saka si Cherry Ann. Say hi! So nagre-repack siya ng pellets for ornamental fish. Binebenta mo 'yan, ma'am? Yes po. Okay. Tingnan natin yung mga paninda nila dito. Napadaan tayo dito sa bandang unit top trail. So meron silang mga goldfish. Meron din silang mga guppies. Yan. And Koi's Angel. Hoy, ganong ibalik tadi mo ng way uga. Meron din silang mga live bearer na isda. Which is itong mga swordtail. And the rest are mollies. Yan. Meron din silang mga pellets na binibenta dito. Floater, Pioto, tetracycline. Ito, anti-chlorine. Tapos itong pellets. Yan. Pergumi. So, musta naman yung paninda dito, ma'am? Okay lang, wala pang benta. Mainit pa naman, ma'am. So, yan. Ilang taon ka na dito nagtitinda? Isang taon pa ngayon. Wow. Mayo. Mayo. Ikaw, ma'am? Pareho lang. Pareho lang. Anong tawag sa address na ito? Poblasyon Turil, sa gilid ng UNITAP. Kung ikaw ay taga Turil at gusto mong mag-alaga ng ornamental fish, meron sila ditong binibenta. Mga magagandang mga isda dito. Tingnan natin, oh. Napaka-clear ng water at napakaganda ng mga goldfish. Meron din silang mga betta fish. Ano ito? Sold na ito? Magkano to? Yan, pwede na yan 80. Wow, ang ganda o eh. So, arat na mga lods. Kung ikaw ay gustong bumili ng betta fish, meron din silang janitor at saka itong apple snail. Familiar ang apple snail. Meron din silang mga red cap. So, okay naman ang pagtitinda dito, ma'am. Baka may shout out ka. Shout out mo yung husband mo or yung mga family mo. Huwag na. Mayayain si ate. Yan. Yan ang dakilang ina. Nagbebenta ng isda habang nagmumodule. Silang dalawa ang nagtitinda dito. So, kung may time kayo, visit mo ang kanilang location dito is Poblacion Turil. Yan. Affordable. Magkano naman ang ganito? Per balot, 100. Per balot, 100. Sulit na sulit. Meron ka ng bagong alaga. 8 pieces. Oh, so, saan ka pa? Ito din, magkano to? 100 din ito? 140 pieces. Wow, magandang mga mollies. Oh. Inano. Very affordable yung presyo nila, mga lods. Kung ikaw ay gustong bumili, taga-Turil, yun. Punta ka na dito. Ayan, napakagandang experience dito yung makikita mo yung mga hobbyists natin na
nagtitinda ng mga ornamental fish dito sa Turil. And decide kumikita sila dito para sa kanilang pamilya. Look at that, sila ate. Tumutulong sila sa kanilang mga asawa o sa kanilang husband upang itaguyod ang kanilang pamilya sa pagtitinda ng ornamental fish dito sa Turil. So kung gusto mong mag-avail sa kanila, punta ka na dito, malapit lang sa Metrobank dito sa Turil, poblasyon. And ditong banda, dito sa Unitap. So yun, yan sila ate. Oh, nagre-repack sila ng kanilang binibentang mga pellets for the customers. May order na yan, tayo? Wala pa. Ah, wala pa, pero ibibenta nyo yan. Oo, magkano'ng ganyan? 20 pesos. So murang-mura lang, mga lods. 20 pesos lang yung pellets na binibenta nila dito. So you can avail a low price here if you are living in Turil. Tara, punta na tayo dito, mga lods. Ano bang sikreto sa pagtitinda ng mga ornamental na isda dito? Nung umpisa? Tawag namin yung customer. Tapos inaaliw. Inaaliw. Bago pa kayo noon nagtitinda? Oo. Pero ngayon na matagal na. Hayaan na lang namin silang ano. May mga suki na kayo. Oo. Alam na nila yan. So biruin mo guys, umabot na sila ng isang taon dito sa pagtitinda ng mga iba't ibang klase ng ornamental fish at saka yung mga accessories and pellets. So sulit na sulit, magkano naman yung kinikita nyo araw-araw? Di pareho, depende sa ano. So minimum naman sa kasweldo na kung ikaw ay isang pliyado. So kumikita sila ng 500 to 1,000 a day sa para sa kanilang pamilya. Not bad na for them na makatulong sila sa kanilang mga asawa. So katulad nito, multitasking yung ginagawa ni Ma'am Chris. So tingnan mo, nagmo-module. Ay, huwag mong kainin yung lapis. Yan. Meron din sila mga plants pala dito, no? Pre-bis na ito, no? Pre na ito. Kasama na ito sa mga binibenta nila. Oh, yan. Ayan ito. Oh. Yung wapo kong customer. Oh, meron siyang bumiling customer, oh. Yan. Tinignan natin siya dito. Meron siyang customer na bumili. Suki na ito. Yan. So yun mga kalods, yan ang buhay nila ate dito sa pagtitinda ng ornamental fish dito sa Turil. At kung pag-uusapan natin ng Turil, isa sa mga malaking palaisdaan dito ng mga ornamental fish dito sa Turil. Maraming mga different breeders dito, kagaya ng mga breeder ng koi, goldfish, angelfish at iba pa. Yan. Ito natin si ate, napaka-busy ni ate dito. Hope nagustuhan nyo itong video na ito, mga lods. At don't forget to like, share, and subscribe my channel. Nakausap natin si ate and natutuwa tayo dahil habang nagtitinda sila, nai-enjoy sila sa pagbablog natin. And yun na nga mga kalods, isa itong way na mapalago natin ang industriya ng ornamental fish. Kung wala sila ate dito, hindi mapapansin ng mga book-in buyers at yung mga gusto mag-alaga ng mga ornamental fish na hindi nila nakikita sa paligid, ngayon nakikita na nila at may chance silang mag-alaga kasi makakabili na sila ng mga ornaments.